Ang video ito ay tungkol sa advantage and disadvantage kapag may younger partner ka. So guys, for me, ang video ito ay para sa babae at pwede rin sa lalaki. Kasi ang nakuuso kasi ngayon, kapag ka lalaki is may girlfriend na bata, okay lang, di ba? Pero kapag ang babae ay nagkaroon ng mas batang kasintahan, medyo na de-demoralize siya. So, may ganun talagang mentality tayo mga Filipino na kapag lalaki, parang okay lang. Walang pinagkaiba yan sa parang sa pag-cheat. Kapag ang lalaki nag-cheat, walang mawawala, madaling mapatawad, okay lang. Pero once na ang babae ang nakagawa ng hindi maganda or siya ang nag-cheat, sobrang immortal na sa atin at kulang na lang is pandirian ka ng tao. Na kung tutuusin ay pareho lang naman, pareho kang na-betrayal, naloko, iniputan sa ulo o ano pang tawag dyan, pareho yung stress, depression, and pain na nararamdaman, mapababae ka o mapalalaki. Pero wala po tayong magawa, nasanay po ang mentalidad nating mga kababayan dito sa Philippines na kapag lalaki is okay lang, pag babae medyo immortal ang dating sa kanila. Now, etong pakikipagrelasyon sa mas bata sa atin, kapag ang lalaki ang gumagawa nito, ay normal lang, parang okay lang tanggap ng tao. Pero ngayong generation na to, nagiging reverse na, nagiging adjusted na yung tao. Marami na rin kasing mga babae ang pumapasok sa relasyon na mas bata sa kanila yung mga jowa nila. Example dyan, si Jennifer Lopez, di ba? 27 years old yung boyfriend niya. Eh, si Jennifer Lopez is mag-50 na yata or 50. Si Vicky Bello, di ba? Hayden ko, parang more than 20 years ata ang age gap nila. Less than ganun, more or less 20, I don't know. Sino pa yung anak nung si Prince Harry? Yung bunsong prinsipe, mas matanda sa kanya yung napangasawa niya. Yung babae is, I think, 3 or 4 years ang age gap nila. And sino pa ba? Mami Junisha! Diba? Si Mami Junisha Pacquiao, ang laki ng age gap nila. Pero ang importante kasi doon, masaya ka eh. Huwag mong iisipin yung ibang tao kung anong sasabihin sa'yo. As long na masaya ka at alam nyo yung ginagawa nyo, kayong dalaway nagkakaintindihan, I don't see anything wrong with that. Pero guys, syempre, hindi lahat kaligayahan ang naidudulot sa inyo pag meron kayong younger partner. Kaya gumawa ako ng video ng advantage and disadvantage ng may younger partner ka. Unahin na muna natin guys yung advantage. After ng advantage, mag-proceed tayo sa disadvantage or yung downside ng relationship kapag may younger boyfriend ka. Number one, he will make you feel younger again. So, meaning to say, nakakabata. Kahit na po lalaki, nakakabata yan sa kanila. Kapag ang mga jowa nila or mapapangasawa nila ay mas bata sa kanila. So, walang pinagkaiba yan sa mga babae. Makakaramdam ka ng younger feeling. Kasi, mahahawa ka ng energy nung karelasyon mong bata sa'yo. So, good sign yon. Kasi, ang mga younger boyfriend o younger girlfriend, less ang mga worries niyan. Less ang mga drama niyan, less ang mga anxieties niyan. So, hindi sila masakit sa ulo kapag dating sa ganon. Dadalhin ka niyan sa mga adventure na nakakatulong sa'yo. Malay mo, nung edad mong ganon, hindi mo napagdaanan yung mga ganong adventure. Na, of course, hindi kaya gawin yon ng older man. Ang makakagawa lang nun, yung mas nakakabata talaga sa'yo. Hindi sila ganon kasigurista. Katulad ng mga older man, na marami ng pinagdaan ng heartbreak and mga experiences. Kaya minsan, sigurista na sila. At minsan, exhausted na sila dahil nga overwork. So marami talagang stress na sila yung mga older man compare sa younger man. At unlike yung mga younger men, is mahilig pa yan for fun, adventure, road trips, what else, gaming, concerts, yan yung mga trip niyan, bar hopping. So marami silang masarap silang kasama for fun. Isa yun sa advantage kapag ka young ang boyfriend mo sa'yo. Number 2, bed scene explorer. Guys, when it comes to lovemaking, younger partner is more aggressive. Mapababae man yan, lalo na mapalalaki. Mga explorer ang mga ito dahil kumukuha nga sila ng maraming experience lalo na when it comes to lovemaking. Kaya guys, kung hindi kayo handa na mapasabak, huwag niyong papasukin.
kasi ang mga stamina ng mga younger partner ay iba sa stamina ng older. Kaya nilang tumagal for hours or at least multiple times a day. Now, kung hindi ka dyan handa na mapasabak, mag-inilay-nilay ka dahil baka mabigla ang katawan mo dahil hindi mo nakayanin yung mga powers ng stamina ng mga younger partner, especially lalaki. Alam naman natin na karamihan sa lalaki, ang top one niyan is intimacy. At ang mga younger partner na lalaki, once na na-hit ng babae, yung pinaka-pick nila sa lovemaking, dun palang nag-start ang appetite ng mga lalaki. So imagine niyo girls, nandun ka na sa pinaka-pick, tapos si younger boyfriend mo is nag-start pa lang yung appetite niya. So kumusta ka naman pagdating doon sa kalagitnaan? Baka lupay-pay ka na sa mga oras na nasa gitna pa lang siya. Ikaw, tapos na. So pwede naman kayo mag-take ng mga enhancing, yung parang Viagra, para mas ma-enhance pa yung pagdating sa sex life ninyong mag-jowa. Kasi ang mga younger guy, anytime, anywhere, strike yan. Pwede yan kahit saan. Pwede yan kahit anong oras. O pag-isipan yung mabuti kung kakayanin ba ng mga powers nyo pagdating sa lovemaking. Number 3, he respect and already admires you. Alam kasi ng mga younger partner na ito na kayo ay eksperyensado na. Bago sila pumasok sa relasyon nyo, alam na nila yung mga shit na pinagdaanan nyo, yung mga experience nyo sa buhay na na-traumatize na kayo ng ilang beses. So alam na nila yan. Kaya nire-respeto na kaagad nila kayo at hinahangaan na kaagad nila kayo the moment na pumasok sila sa relasyon. Hindi mo na kailangan i-prove sa kanya yan para irespeto at hangaan kanya. Kaya ang mangyayari, threatened na sila sa pagiging independent woman mo. Number 4, he is more supportive of your ambitions. Yung mga younger partner guys, very supportive yan sa mga ambitions and goal nyo. Kasi yung generation natin ngayon, very surrounded na sila ng mga ambitious women, mga independent women. Kaya ang chances is hindi sila magiging threat dito or hindi sila magiging competition nyo when it comes sa mga ambitions nyo. In fact, mas okay sa kanila to kasi iniisip nila na sila rin ang magbe-benefits bandang huli kung magkatuluyan kayo kasi pagdating sa mga finances ninyo, dalawa na kaagad kayong mag-shoulder nito. Palagi na kaagad kayong sharing of expenses sa kahit na anong bagay. Kaya alam nila sa sarili nila na magbe-benefit sila dito. Kaya ang ginagawa nila is ilift lang kayo ng ilift sa mga ambitions ninyo. So yun nga guys, yan ay ilan lang sa mga advantage ng may younger partner kayo. Now let's proceed sa mga disadvantage. Number 1 disadvantage, age gap to bridge. Of course, marami na kayong mga ideas paano magkaroon ng isang healthy relationship or maayos na relationship. Modern dating, yan ang medyo complicated dyan. Kung belong ka dun sa mga old school na tinatawag, malamang hindi ka gaano makaka-relate dun sa generation natin ngayon. For example guys, ang cheating. Nung panahon noon, ang cheating napakalaking kasalanan yan. Yung generation ngayon, ang cheating pinapatawad na lang. Pwedeng pangalawa, pangatlo, di mo naman malay, nakaka-apat na pagpapatawad ka na, kayo pa rin nung jowa mo. So yung modernong definition ng cheating ngayon ay ibang-iba compare doon sa generation natin. And of course, hindi ka papayag doon. Number 2 disadvantage, hindi pa siya ready mag-commit. Kung kayo guys is ready na kasi nasa edad na kayo, handa na kayong humarap sa tadhana para dun sa minamahal nyo, ang mga younger partner ay hindi pa. Maari ngayon hindi pa, pero few years after, dun pa lang sila magiging handa. Now, kung dumating sa inyo yung mga ganitong usapan or ganitong arrangement, palagi nyong iisipin na ano ba ang mas mahalaga. Ma-solemnize yung relasyon ninyo by doing marriage.
or being with this person na ini-enjoy nyo ang isa't isa, kinikilala nyo ang isa't isa hanggang makarating kayo doon sa tamang panahon na kung saan ay pareho na kayong magsisettle down. So always ask yourself. Number 3, hindi pa siya financial stable. Well, siguro hindi naman guys nagmamatter yon kung sino yung may mas malaking kinikita sa inyo, kung ikaw ba or siya, kasi ang importante naman, nagkakaintindihan kayo at nagmamahalan kayo. Siyempre, for the meantime guys, kayo nang kayo ang gagasto sa mga vacations ninyo, kung may mga bagay na kailangan siya, since kayo naman ang nakakaluwang-luwang and financially stable, so hindi nyo maiiwasan na laging kayo ang nagpapaluwal ng pera sa kanila. So, para makabawi kayo, gawin yung tagadala ng bag nyo o tagamasahe every night sa inyo o tagatimpla ng kape nyo. Hindi, joke lang. Pero seriously, hindi naman kasi guys nagmamatter yon kung sino sa inyong dalawa. As long na bukal naman sa loob ninyo yung ginagawa nyo sa kanila, gawa nga ng pagmamahal. At kung sa bandang huli naman, siya naman ang tutulong sa inyo, why not, diba? At maghahati kayo sa mga finances and responsibilities ninyo. Doesn't matter, hindi naman pera-pera ang labanan sa taong dalawang nagmamahalan. Number 4, risk of mothering him. Guys, darating talaga ito, regardless of age gap. Hindi kayo nandyan para ayusin ang buhay nila. Nandyan kayo sa buhay nila para maging shoulder to shoulder kayong dalawa. Partner nila kayo, hindi nila kayo nanay. So, wag niyong hahayaan na ganun. So, normal lang naman sa mag-partner yun eh, na nag-aalala ka, kung kumain na ba siya, i-check mo siya, i-monitor mo kahit paminsan-minsan. Pero wag naman yung parang nanay. So, isa yon sa disadvantage, guys. So, huwag nyong hahayaan na mangyari yon, kasi ang mga partner nyong ito ay shoulder to cry on, shoulder to lean on. Hindi kayo pwedeng mag-act na parang nanay nila tayo. Baka, guys, ang mga pinabibiling regalo sa inyo neto, yung mga laruan or mga Xbox, ganyan. Kasi, di ba, mahilig sila sa mga games? Last but not the least, number 5. Ito yung pinakamahalaga. So, guys, listen to this. Having children may not much. Ayaw at sa gusto nyo, darating talaga yung topic at pag-uusapan nyo kung mag-aanak pa ba kayo. So, paano kung may anak na ang isa sa inyo? Or paano ikaw as older dun sa partner nyo is hindi na kayo capable mag-anak? Is it okay with your younger partner na hindi na kayo mag-anak? Or baka naman, pwede ka pang mag-anak pero since younger nga ang inyong partner, hindi pa siya capable na maging dad. Or baka naman yung isa gustong magkaanak, yung isa ayaw. Or baka naman ikaw ay naghahabol na dahil malapit na magsarado ang iyong matres, kailangan na ninyong humabol bago magsara ito. So, kailangan mo nang mag-anak. Paano kung yung isa is ayaw pa? May mga ganong scenario, guys. So, pag dumarating yung mga puntong ganito, kailangan i-assess nyo to ng mabuti kasi this is very important. Lagi nyong tatanungin yung sarili nyo if it's having a life with husband and child or having a life with him. Kasi pagka hindi nyo to, guys, na pagkasunduan, maaring hindi rin magtagal yung relasyon nyo. So, kailangan, importante na meron kayong arrangement dito. Don't you forget na maraming naghihiwalay na couple dahil hindi nagkakaanak. So, kailangan mga i-consider nyo yung mga bagay na yon. Kung ano yung mga gagawin nyo in case dumating ito. Kung kinakailangan bang mag-ampon, kinakailangan mga surrogate mother, kung may mga ganun ba, kailangan ba yon. So, importante ma-assess nyo ito kapag dumating kayo sa puntong ganun. So, yun lang guys yung video natin for today. I hope may natutunan na naman tayo or may nakuha tayong mga tips. Doon sa mga nag-aalala sa age gap, guys, huwag kayong mag-alala doon. As long na you are happy, wala kayong sinasagasaang tao, wala kayong sinasaktan tao, go with it. Hanapin nyo yung kaligayahan nyo. Yun ang importante sa tao. Malalaman mo lang yung peace of mind kung meron ka na kapag wala ka ng pakialam doon sa mga sasabihin ng tao tungkol sa'yo. So guys, enjoy life as much as you can. Life is beautiful. Huwag niyong hahayaan na harangan ito ng mga taong nakapaligid sa inyo, yung kaligayahan niyo. So go lang, push lang, okay? So yun lang guys. Again, lagi po tayong mag-iingat at palagi po tayong manalangin.
and see you on my next one. Thank you for watching. Bye!